This is my dog. Say hi. Hi. So welcome people of the world. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan, I am Ricky. Isa sa mga mahilig makutingting ng kung ano-ano sa publisher at sa word. And yes, gusto kong i-share sa inyo yung mga natutunan kong life hacks and tricks sa mga to. And yeah, at kung bago ka sa YouTube channel ko, you can hit the subscribe button dito. And you can hit the notification bell for more videos para ma-update ka. So, this may bagong video tayo, a tutorial video. May panibago na naman akong i-share sa inyo. And this was came from Mr. SIbayan. JM SIbayan, ito siya. Yan, JM SIbayan. Yan, so, sa mga idol kong graphic artist na naka-base dito sa Pilipinas. And yun, nagawa siya ng mga logos and for the brands. And yun. And fortunately, naglabas siya ng PDF or ng handout about typography na ituturo ko nga sa inyo ngayon dati, way back then. And if you're going to ask me the link, is naray ko rin siyang hanapin talaga. Hindi ko talaga siya mahanap. And if kung gusto nyong makuha yung copy ng PDF, send an email to him or pwede ka na lang mag-message sa messenger niya. To Mr. JM SIbayan, thank you for this PDF. Sobrang helpful niya sa mga aspiring layout artist na katulad ko. Yan, so let's start. Typography. Mahati ang video na to sa dalawang part. Una ay yung ano nga ba yung typography. Pangalawa, ano nga ba ang pinagkaiba ng font at typeface. Font, typeface, di ba same lang yun? Anyway, magkaiba yung dalawang yun. Font at typeface. Ano nga ba ang tamang term na gamitin? So let's start. Typography. Ano nga ba ang typography? Typography means you are going to arrange some text to put it into a meaningful context. 6.5 hours later. So yun, balik tayo. Ang ibig sabihin ng typography is it is how you arrange the text beautifully to produce a meaningful content or context. It could be functional, like ito, or aesthetic, yung nakakaganda sa mata, like ito, or pwede rin naman siya ito, di ba nakita? Ito, yan. Or expressive, ito, yan, mga expressive na typography. And yes, napag-aaralan yan lahat dito sa typography, and hindi man natin siya madalas makita sa paligid natin, pero ayun, nakikita mo siya sa street signs, sa book cover, sa mga website, sa syempre sa mga poster ng mga nakikita mo, like sa mga sale poster, mga ganun ganyan. And alam ko na alam nyo, I am the one, the way you can know it, na isa rin kayo sa mga gumawa ng mga yung cover ng portfolio nyo na pinapasa nyo sa science, sa English, di ba? Diba, once in our lives talaga sa ano, sa junior high school, way back then, pinapagawa tayo ng portfolio kung saan kinocompile natin yung mga quizzes and yun, and pinapagandahan tayo sa cover ng portfolio natin. Syempre, kung sino may pinakamagandang cover and yung tinitingnan talaga ng mga klase natin, and yun, ayun yung typography, kung paano mo ina-arrange yung text sa loob ng box or ng canvas, sorry. And under typography, meron tayong tinatawag na hierarchy, na kung saan ito yung crucial part or job sa mga graphic artists or layout artists, dahil trabaho nila kung na i-lead yung mata ng viewer doon sa poster na kung saan nila gustong i-lead. Gulo. Basta trabaho nila na i-lead yung mata mo as a viewer doon sa poster. Kumbaga, kung gusto nila una nila makita tong part na to kaysa dito, may gagawin sila doon. It's either ilalakihan nila yung scale or yung font size nung typeface na yon, o di kaya naman ibahin yung color, gagawing contrast para ay yung mas una mo makita, ay yung hierarchy from top to bottom or from bottom to top, depende sa trip nung graphic designer or ng layout artist. Much later. And dun sa pangalawang topic natin is pag-aaralan natin kung ano nga ba pinagkaiba ng
font sa typeface. Kung may pinagkaiba ba sila? Tingin nyo, meron ba? Fuck, parang sasagot sila. Stop it! Get some help! And, ngayon, nung binabasa ko yung PDF na or yung handout na binigay ng libre ni Mr. JM SIbayan, parang minamuo na scenario doon sa... Basta parang minamuong scenario doon sa ano, doon sa utak ko na ganito, parang ganito. Dude, ano yung sinasabi mo na ano, magkaiba raw yung font sa typeface, ha? Ano? Anong tinitingin mo dyan? Ha? Pambeba ka naman. Ano sasabi mong bobo, ha? Anong... Tatanong lang ako, ha? Sabi ko, oo, magkaiba yun kasi yung font, blah, 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 blah. Tapos yung typeface, blah, blah, blah. Get ugly. Ganun ba? Explain mo kasi. Basta, okay, sige. Okay, sige din. Anyway, yun nga. Yung hinamuong scenario dun sa utak ko na parang, ha? Di ko siya kagad nag-gets. Sabi, may pinagkaiba pala talaga yung font at typeface. So, yan. Give an example. Yung pinakasikat na typeface na alam ko ay Times New Roman na madalas yung ginagamit sa academic paper. Ang Times New Roman ay yung mismong typeface. Yung mismo tawag sa style ng text na yon, typeface yon. Ngayon, papasok yung idea ng font kapag naiba or naiba yung itsura ng Times New Roman. Example, pinaliitan mo siya or pinalakihan mo yung Times New Roman. Ay, doon na papasok yung font. So, ang font is detailed siya. So, if you're going to ask someone kung ano yung typeface na ginamit, yung font na ginamit nila, dapat ang isasagot nila sa'yo is kompleto. Times New Roman 0.16 italicized. Yan, kailangan ganyan. Ayun yung font. Yung term na font, I think naging relevant na lang yung term na font instead of typeface kasi nga hindi nyo ginagamit ng mga website or ng mga brands. sa mga poster nila kaya siguro ganoon. In casual conversation, pwede mo naman siyang sabihin na yan ay yung font na Times New Roman. It's okay, but in yung tamang term talaga nun is typeface. At nga pala, baka nagkakalimutan tayo, pa-subscribe. And yan, sample ng typography is itong meme na to na kumakalat sa Facebook and I think nakita nyo na rin to, yung meme na ganyan. Sa unang picture, makikita nyo yung, or unang notepad, makikita nyo yung I will always find you yata. I will always find you, na iba yung font, na magkaiba yung ano, typeface nila. Font. Yung typeface nila. Magkaiba yung typeface. So, ibig sabihin, ayun yung role ng typography. Kapag naiba yung typeface nung text, it will give you another feeling also, and makikita mo naman to kapag ito yung nakita mong font or typeface dun sa nakasulat sa pader mo o sa table mo, kabahan ka na. Pero ito, syempre sa dun sa isang typeface naman, syempre kikiligin ka. Nice. It gave you another feeling na parang ang sweet ng pagkaka-layout or pagkaka-place ng letter sa kanya. Ayun yung role ng typography sa buhay natin. And yeah, does it matter nga ba kung malaman mo kung ano yung pinagkaiba ng font at typeface? Well, hindi naman siya masyadong big deal sa atin. Pero as long as alam mo yung history ng pinagkaiba ng dalawa, history or yung meaning ng pinagkaiba ng dalawa, hindi ka mawawala sa kapag nagkaroon ng malalimang talakayan pagdating sa ganitong mga bagay. So yan. So yun. Yun lang. So yun lang yung ano, yun lang yung pag-i-discuss natin ngayong first half ng video na to, and the next is may upload pa akong continuation nitong video na to. And let me know if you are kung may natutunan ka ba dito sa video na to, you can comment down your suggestion or mga natutunan mo, or kung may hinain ka pa sa buhay na gusto mong gawin ko, sige, gagawin ko kung hanggang kaya ko. Yun lang. Galit. Basta yun, and sana nakasubscribe ko na din sa channel ko kasi libre lang naman.
syempre lang naman mag-subscribe please, yun lang. And thank you, see you on my next video, people. Epilogue.